may bad habits ba mga anak ninyo? Hindi nyo alam ang gagawin kung paano mapapatigil ito. Don't worry, may tips po tayo on breaking children's bad habits. You can try to speak on habits. Most commonly, we have the thumb sucking, nail biting, hair twirling, and nose picking. Ang pinaka-una natin napapansin sa mga bata yung nail biting. If you try to think, it's more on looking yourself at the mirror. Meron kasi siyang genetic component, familial component. So, parang hereditary in the day. Pag nose picking usually starts in childhood. Hindi lang siya nag-stay sa childhood. Nagli-linger din ito sa adulthood. So, kahit mga adults, may mga nose pickers talaga din. So, if you try to check, may mga studies din tayo. Usually, nang last 1995, may tayong study na 91% ng adults are nose pickers. And then, actually, 100% nga ng mga sa study natin, di ba? 91% doon ang nose pickers ay adults. And then yung some, parang 8% doon. Hindi ko alam, pero it's so funny and it's so yucky. Inisipin na yung pinipick nila sa nose, they try to eat sa thumb sucking. If you try to check on thumb sucking, kung isipin natin thumb sucking, bakit thumb? Yung reason noon, action kasi pag infant pa lang siya, pag newborn, yung movement lang ng thumb niya sa face, or I mean sa mouth, yung contact niya na yun, that stimulates them from putting their thumb inside their mouth. Kaya nagkakaroon siya ng thumb sucking na tinatawag nila. Hindi yung finger sucking. Kasi mostly, thumb talaga ang ginagamit nila. As the child gets older, his hand tends to disappear. If you say it's alarming, magiging alarming lang sila if it affects, these habits negatively affect the social relationship of the child or the actual daily functioning or activity of the child. Dun mo lang siya masasabi na medyo alarming niya ito. Pero most of them, it is just of the normal process lang talaga. Nawawala din talaga sa kanya. Gusto mong alisin yung habit nila na yun, huwag instantly. Parang, ang gagawin mo, instead of nakikita mo silang nagsasamsa, try to encourage them to do something else. Na magpapatulong ba sa kanila, na parang mamalibang sila, like doing an exercise. You have to tell them na parang, let's wiggle our hands, na parang hindi siya palagi nagsasamsa. Pag sinabihan natin yung isang child, na stop niya yung habit or prevent niya yung habit, siguro it is good na every time na nakikita mo siya na parang napapansin mo siya na he's doing this, and then you try to stop him or her na from doing that habit. Pag nakikita mo na nagiging